Rudy Baldwin. May bagong nakagigimbal na prediksyon tungkol sa darating daw na pagsabog muli ng Taal. Halika't ating alamin ang buong kwento. Bago ko simulan ang videong ito, inaanyayahan muna kitang mag-like sa videong ito at kung di ka pa naman nakasubscribe sa akin channel, ipindutin mo na ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa mga videos ko. Trending ngayon sa social media ang tungkol sa bagong prediksyon ni Rudy Baldwin. Ito ay patungkol sa malakas daw na pagsabog ng Bulkan Taal. Kung matatandaan ninyo, ang Bulkang Taal ay sumabog na nitong nakaraan lang ng mga buwan. Pero sasabog rin daw ulit ito, nang mas malakas pa ayon kay Rudy Baldwin. Sa mga di pa po nakakakilala kay Rudy Baldwin, siya po ay nakilala sa pagbibigay ng mga prediksyong nagkakatotoo. Tulad na lang ng pagtama sa loto, pagkamatay ni Kobe Bryant, pagkamatay ni Lloyd Cadena, sunog sa Marinduque, pagkasunog at pag-uho ng isang tulay sa Maynila, at marami pang iba. Nito nga lang September 25, 2020, pinuntahan ni Rudy Baldwin ang Bulkang Taal at pinayuhan ang mga tao na lumikas na. Himala na lang daw ang kailangan. Sabi pa niya, ang maipapayo ko na lang ay magdasal na lang tayo. Dahil ang Diyos lang ang makakapagpabago sa lahat ng mga nakikita ko. September 28, 2020, naglabas si Rudy Baldwin ng panibagong prediksyon. Sa isang post, sinabi niyang, "Tama kayo, pinalikas ko ang mga malapit sa Bulkang Taal. Pero tandaan nyo, nasa sa inyo pa din kung sundin nyo o hindi. Nasa inyo ang paniniwala." At ang sabi pa ni Rudy Baldwin, "Hindi ko hawak ang puso at isipan nyo. Nasa inyo pa din ang desisyon kung paniniwalaan nyo ako." At ito naman ang kanyang prediksyon. "Nakita ko ang hindi ka nais-nais at nakakalungkot na pangyayari. Kahit ayaw ko itong i-post, talagang pabalik-balik. Ayaw ko kayong mag-alala. May isang lindol na papasok talaga at ito ay nadamay ang dagat. Nagkaroon ng tornado, mga isda na lumutang at pumunta sa dalampasigan. Ang lindol ay bumanda at nadamay ang Cavite at Laguna. At ang huling salpok ay sa Taal. Ang nakikita ko ay hindi talaga maganda. Kung ano ang erupsyon noong nakaraan, mas malakas ang nakikita ko. Ang tindi talaga ng explosion na ito. Nakita ko ang lava ay hindi nausok. Nalulungkot ako sa mga bata. Nakita ko ang mga taong namatay. Napakatindi ng pagsabog ng bulkang ito. Kung ano ang nangyari sa Davao, mas worse pa sa Batangas. Konting galaw na lang sa Taal at sasabog na talaga ito. Mas malakas. Apektado ang Cavite, Laguna, Manila dahil sa itim na usok. Hindi ko po kayo pinipilit na maniwala. Dasal lang po sa Diyos ang makakapagpabago ng mga nakikita ko. Sana po mag-ingat tayong lahat mga taga-Batangas. Alam nyo guys, tama naman si Rudy Baldwin na magdasal tayo na sana huwag nang mangyari ang lindol na ito. Kasi sabi niya, itong lindol na darating ay tatawagin niyang the strong one. So noong napakinggan ko ito, natakot ako kasi katunog siya ng the big one na tinutukoy ng pillbox na sobrang lakas na lindol. Ikaw ba, anong masasabi mo sa kwentong ito?
I-comment mo lang sa baba at aking babasahin. At kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel, ipindutin mo na ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa mga videos ko. Maraming salamat po!